Besa Vlogs! Welcome back again to my YouTube channel! So ayan mga ka-Besa Vlogs, another video na naman tayo mga ka-Besa Vlogs. Sa video na ito, isishare ko sa inyo kung saan ako nag-aral ng caregiving course. So isa ka din ba sa mga nagbabalak na mag-aral ng caregiving? Sa video na ito, isishare ko sa inyo kung saan ako nag-aral ng caregiving course at magkano ang tuition fee. At ilang months ako nag-aral ng caregiving course. Dahil madami ang nagtatanong sa akin kung saan ba daw ako nag-aral ng caregiving. Ate Bless, ang ka nag-aral ng caregiving? Ate Bless, magkano ang tuition fee ng caregiving? Ate Bless, ilang months sa pag-aaral ng caregiving? So ayan, kaya naisipan kong gawa ng video na ito kasi marami ang nagtatanong sa akin kung saan ba daw talaga ako nag-aral ng caregiving. So para sa mga nagtatanong at naghahanap ng accredited school, para sa inyo ang video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video niya upload. So kung interesado ka sa topic na ito, please keep on watching. So ayan mga ka-Besa Vlogs, gusto ko lang i-share sa inyo kung saan ba ako nag-aral ng caregiving course. Dahil madami din ang nagtatanong nito, kaya gusto ko lang i-share sa inyo kung saan ako nag-aral ng caregiving course. So way back 2019, naisipan ko ulit na mag-aral. So sabi ko kay mama ko, ma, gusto ko ulit mag-aral. So tinanong ako ni mama kung anong course ang kukunin ko. So sabi ko, ma, gusto ko mag-caregiving. So that time pala, gusto din pala niya ako mag-caregiver. Kaya ayun, pinursigi niya na makapag-aral ako ng caregiving course. So alam naman natin na ang caregiving course ay napaka-in demand sa ibang bansa, lalo na sa Japan, Israel, and Canada. So ayun, May 2019, pumunta po kami ni Mama sa pinakamalapit na accredited school dito sa amin. So marami naman po ang mga accredited school dito sa amin, dito sa Tarlac, for caregiving course. At ang napili po naming school ay Philippine Women's University. So nung nandun na kami, nag-inquire kami at tinanong namin kung magkano ang tuition fee. So may cash basis po sila at installment basis. So kapag nag-cash ka, ang babayaran mo ay 23,972.50 pesos. Pero kapag installment naman, 8,697.50 ang babayaran mo upon enrollment po yun. It means magda-down ka ng 8,697.50. Then sa second payment po, 6,212.50. Then sa third payment naman po is 4,970. Then sa fourth payment naman po is 4,970.20. So ang napili po namin ay installment. So kapag installment po ang napili nyo, ang total amount po ng tuition fee is 28,577.52 pesos. So take note lang mga ka-Besa Vlog, tuition fee pa lang po yan, wala pa po yung OJT chan at mga ibang activities. So nung nag-inquire po kami, may mga list of requirements po sila na kailangan nila na ma-provide po namin. So unang requirements po is 1 long brown envelope. Then second requirements po is 5 pieces of 1x1 picture corporate attire with red background. Then third requirements po is PSA birth certificate, 3 pieces of photocopy. Then next requirements po is barangay clearance, original copy, and 2 pieces of photocopy. Then para naman po sa mga married, kailangan po ng marriage certificate, 3 pieces of photocopy. Then para naman po sa mga high school graduate, kailangan po nila ng Form 137 at Form 138 at good moral po ninyo. Original copy and 2 pieces of photocopy. Para naman po sa mga college level, kailangan po ng transfer credential certificate nyo at good moral. Original copy po at 2 pieces of photocopy. So lahat ng mga requirements na kailangan nila is pre-provide ko. Then para naman po sa mga nagtatanong kung ilan months ang inabot ng pagka-caregiving ko po. So
ilang months ako nag-aral ng caregiving. So, inabot po kami ng 7 months. So, lagi nyo pong tandaan mga Kablessa Vlogs na kapag mag-e-enroll po kayo, make sure po na accredited yung school na papasukan nyo. So, para sure po kayo sa school na papasukan nyo para mag-caregiver, i-check nyo muna po yung website ni TESDA. Kasi may mga list po sila ng mga school na accredited nila. So, ilalagay ko na lang po yung link sa description box ng mga list po ng mga accredited school ng TESDA for caregiving course. So, meron din po akong ibang school na magandang mag-aral ng caregiving course. So, kung taga Paranaque ka po at malapit ka sa Paranaque, CAP Training Center po. So, accredited din po sila ng TESDA. So, nag-training din po ako dyan. Then, isa din pong magandang school is yung OSILA sa Tarlac po yun, sa Paniki. Doon po kami nag-assessment. So, magandang school din po yan mga Kablessa Vlogs. So, ayun mga Kablessa Vlogs, I hope nakatulong ang video na ito para makahanap ka ng accredited school para sa iyong pagka-caregiving. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. So, thank you for watching mga Kablessa Vlogs and see you on my next vlogs. And always remember that you are already blessed.